Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Hello, manlamping! Hello, hello, hello! Welcome back to our channel. Nandito tayo ngayon sa Iriga City. At today, adventure time. Yes. So, last week, nasa Mindanao tayo. Tapos ngayon, nandito na ulit tayo sa Bicol Region. Yay! Ayan. Natapos na yung project namin doon. Kaya balik na tayo dito sa Bicol Region para mapagpahinga at mag-adventure ng sabay. Wow, paano yun? May waterfalls adventure tayo for today's video. At may makakasama rin tayong photographer. Isang kaibigang photographer na taga dito sa Iriga. So, tara! Tara! Let's go! Pass them by. Here's to the broken man who stood and watched when he heard you can. 'Cause it shows me that faith is more than sight. Dito na yata tayo. So, kinakausap na dito yung possible na mag-guide sa atin. Mga taga dito lang din para marating natin yung falls na yun. Okay, so nandito na tayo sa parking natin. Iiwan natin dito si Eli. Tapos maglalakad tayo. I think 1 hour. About 1 hour. So yun, makulimlim ngayon. Pero okay lang yan kasi waterfalls naman yung pipicture natin. Basta hindi natin kakalimutan yung CPL natin. Let's go! Okay na? Alas 10 na rin nung nagsimula kami maglakad mula sa parking area. Dala ang mga camera gears at syempre, trekking pole para makatulong natin sa paglalakbay na to. Gaya ng sabi ko kanina, may makakasama tayong photographer mula dito sa Iriga City, si Rainier. Hi, welcome to the vlog. Habang naglalakad, una ko agad napansin ang malinis na tubig na dumadaloy sa ilog na to. Parang sarap maligo. Pinagpatuloy na namin ang paglalakad hanggang naitanong sa akin ni Rainier kung may dala ba daw akong drone. At doon ko na lang naalala na naiwan ko yung drone natin kay Eli. So nakalimutan ko pa pala yung drone natin. So bumalik ulit ako kay Eli para ko dito. Totoong warm up. Next time, doon man na talaga sa loob ng pag-ilalay. Kaya nga eh. Nasanay na hindi nakalagay dito. Ito, totoo na talaga to. Wala na ako naiwan. So pataas na itong daan natin, kaya ramdam na ramdam na pagiging unfit natin. Dahil basa pa yung lupa, medyo madulas. Kunyari ina-appreciate yung view, yung pala nagpapahinga na. Dito na ba ang pahingaan? So ang pangalan ng falls na pupuntahan natin ay sikat bilang Binangkaan Falls. Pero Rainier, ano yung sabi mo na local name niya?
natawag ng mga taga dito? Bugsukan Falls. Bugsukan Falls, yeah. Hindi ko rin sure kung bakit hindi yun yung naging sikat na name niya. Pahinga muna tayo. Take 5 tayo. Ayan yung view natin habang nagpapahinga. Taas-taas na rin tayo. Pero 25% pa lang daw to nung trail. Okay, lakad ulit. Sa ilalim tayo ng tower ng kuryente. Ganda ng view dito, pero hindi pa ito yung pupuntahan talaga natin. Narinig na yung falls dito at medyo nakikita ko na siya. Alright. Good. Dito na siya. Natin itong composition dito. Meron tayong tatlong elements dito. May foreground, itong green na to. Itong gagawin natin foreground. Middle ground, yung maliit na cascade ng waterfalls na to. Tapos background, nandun naman yung pinaka-waterfalls, ang Binangkahan Falls. Ang gagawin ko dito, focus stacking kasi masyado tayo malapit dito sa foreground natin. Unang image natin, naka-focus dito sa foreground. Tapos, pangalawang image, dito naman sa middle ground, tapos pangatlo sa background natin. Ang mahalaga, hindi natin gagalawin tong tripod natin para madali natin mapagpatong-patong yung mga images sa Photoshop para sharp from foreground to background. Okay, nandito tayo sa susunod na composition natin. So ito, nagustuhan ko dito yung foreground natin. Tatlong cascade siya dito sa foreground natin. Sa background, yung falls natin. So ang ganda, ang ganda. Again, si Pel yung kakampi natin sa image na to. Para yung glare ng mga batong basa ay mabawasan. Medyo nakukulangan ako dito ng element. So ang ginawa ko, pinapunta ko si Celine dun sa ilalim ng falls para mas makita natin dito sa picture kung gaano kalaki yung falls na to. At ito, super effective nito. Ang liit ni Celine dun sa picture na to. Astig. F9, ISO 100, 3 seconds.
habang nagpapalipad ako ng drone, si Celine. Ito, busy. And medyo matagal nating hindi siya nakita na may hawak ng camera. So, check natin ko ano yung napicturan niya. Ayun, no? Ginawa niyang tripod yung tuhod niya. O kaya ito. Mga dragonflies. Damselflies. Ano? Damselflies. Wow. Pero pinagkaiba niya sa dragonfly? Mas maliliit yung katawan nila. Mas maninipis. Napicturean mo? Oo. Nice. Ano, medyo ano sila eh, striking kasi green and blue. So pag lumilipad sila, kitang-kita. Oo nga, no? Ang ano lang, challenge lang i-angle kasi pag nakadapo lang sila, nawawala sila sa, hindi sila agad may kita. So kailangan angulohan para makita sila. Plus tibay ng tuhod. Oo, para ma-videoan mo. Yes. Sana may maayos na video para mapakita natin sa kanila. Medyo matagal na rin kasi ako hindi nag-picture gamit tong long lens. Kaya okay na pag-practicean yung mga damselflies kasi nag-stay sila na nakadapo. Hand lens. Parang matingnan ko yung mga moss kasi na-fascinate ako sa moss these days. So, tara! Ito yung hand lens. Tapos, ilapit natin siya. Dahil sa mga videos na yon, na-inspire akong kuhanan itong image na to. Pagkatapos mag-picture, oras na para maligo. Yahoo! Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Nakaubad na't lahat, may nakikita pa akong composition. Kaya ito, after namin maligo, hindi ko na pinalagpas ng pagkakataon na mapicturan itong composition na nakita ko. We watch the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Okay, sobrang na-enjoy namin tong trip namin dito sa napakagandang falls na to. Grabe. Solo lang namin yung lugar. Ang astig. So, nakapag-photography tayo. Tapos nakaligo tayo.
Tapos nakapagpalipad tayo ng drone. Ayun, sobrang sulit. Nasulit natin tong trip natin. So, mag-alas dos na ng hapon, pabalik na tayo kay Eli the Camper Van. Yan, para dun tayo magtatanghalian. Late lunch. Ayan, ganda. Ganda dito. Mabilis ang pagbaba namin papunta kay Eli the Camper Van dahil mas onti na rin ang naging pahinga namin. Sa di malamang dahilan, hindi na-record yung mga sinasabi dito ni Celine sa mga susunod na clip. Pero anyway, papunta na tayo ngayon sa spot natin kung saan tayo magla-launch. Lapit lang dito yon. Ang pangalan ay Lake Buhi. Sabi sa inyo, malapit lang eh. So, first things first, ready na tayo for lunch. Bumili na kami ni Rainier ng kanin sa malapit na karinderya para hindi na tayo kailangan magsaing. So, eto, si Celine, luluto muna siya. Ang aming ulam ay vegan burger. Yan. So, chicken fillet. Parang chicken fillet na makto. Pero, vegan. Sabi naman sa inyo, hindi kami nale-left out sa pagkain. Kahit mga vegetarian at vegan kami. Kain! Maraming maraming salamat ulit sa pagsama sa adventure namin ito. So gaya ng sabi namin, dito muna tayo sa aming Bicol region maglilibot-libot kasama si Eli the Camper Van. See you in your next episode. Bye!